Kumusta sa ating mga grade 8 student? Welcome sa School Career 101. Sa video na ito, ay pag-aaralan natin ang tungkol sa grade 8 Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig, Aralin 21, ang Kabias ng Mesoamerica. Bago muna ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, please huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa mga future aral videos, aral tips, at mga iba pang Araling Panlipunan crash courses. So mag-subscribe na po kayo sa School Career 101. Once again, pag-aaralan natin ang tungkol sa kabias ng Mesoamerica. Narito ang iilan sa mabay na tanong na kung saan iyong magagamit sa pag-unawa sa mga mahahalagang kaalaman na dapat nating tandaan tungkol sa kabias ng Mesoamerica. Magsisimula tayo sa unang katanungan. Paano nagsimula ang kabias ng Mesoamerica? Narito ang dapat nating tandaan. Ang mga pamayanan, nagmula ito sa mga unang pamayanan na nagsasaka mula pa 2000 hanggang 1500 BCE. Ang mga sinaunang tao ay karaniwan na mga nagtatanim ng mais at iba pang mga produkto sa mga matabang lupain sa Yucatan Peninsula na ngayon ay kasalukuyang Veracruz. Ang sunod naman na katanungan, ipaliwanag ang pamayanan ng mga sinaunang tao sa kabihas ng Mesoamerica. Narito ang mga kaalaman ng uri ng pamumuhay ng mga sinaunang tao sa kabihas ng Mesoamerica. Sa pagsapit ng 1500 BCE, maraming taga-Mesoamerica ang nagsimulang manirahan sa mga pamayanan. Ang kanilang karaniwang kinakain ay mga isda at karne at mga maiilap na hayop. Nagkaroon din sila ng sistemang politikal at panlipunang kaayusan. Makapangyarihan ang pamayanan at nagkaroon din sila ng mga pinuno. Pinangibawan ang aspektong pang-ekonomiya, pang-politikal at pang-rehiyon. Ngayon, isa sa mga unang pangkat ng mga tao na nakilala sa kabihas ng Mesoamerica ay ang mga Olmec. Sino nga ba ang mga Olmec? Ang Olmec na sinasabing namuhay mula 1500 to 500 BCE ang kauna-unahang umusbong sa Central America at maaaring maging kabuuang Amerika. Ang mga Olmec ay nangangahulugang rubber people dahil sa kauna-unahang taong gumamit ng dagta ng punong rubber o goma. Saan unang yumabong ang kabias ng Olmec? Ang kanilang kabiasnan ay yumabong sa rehiyon ng Gulf Coast sa katibugang Mexico at nang lumaon ay lumawig hanggang sa Guatemala. Iilan pa sa mga katanungan na dapat nating tandaan, ipaliwanag ang katangian ng lipunan at pamamaraan ng pamumuhay ng mga Olmec. Narito ang mga bagay na dapat nating tandaan tungkol sa lipunan at pamamaraan ng pamumuhay ng mga Olmec. Ang mga Olmec ay isang pamayanang agrikultural. Gumagamit ng sistemang irigasyon sa pagsasaka ng kanilang mga lupain. Sila rin ay nakakagawa ng kalendaryo. Gumamit ng isang sistema ng pagsulat katulad ng hieroglyphics ng mga Egyptian. Nauunawaan din nila ang konsepto ng zero sa pagkukwenta. Ngayon naman, talakayin natin ang katangian ng kultura ng mga Olmec. Sa katanungan na ito, ipaliwanag ang kultura ng mga Olmec. Tandaan natin na pagdating sa mga sa kanilang kultura, narito ang iilan sa mga bagay na dapat nating tandaan. Sila ay may panritual na larong tinatawag na pok atok na tila kahalintulad sa larong basketball. Subalit, ang mga manlalaro ay hindi maaaring gumamit ng kanilang kamay. Ang laro ding ito ay pinaniniwalaan ng mga arkeologo na ang ilang mga manlalaro ay ginagawang sakripisyo matapos ang nasabing laro. Ang mga Olmec ay kilala rin sa paglililok ng mga anyong ulo mula sa mga bato. Ang pinakamalaking ulo ay may taas na siyam na talampakan at may bigat na 44. Sinasamba ng mga Olmec ang espiritu ng jaguar ay nagpapakita ng lakas, katusuhan at kakayahang maniraan saan mang lugar. Ngayon naman ay dadako tayo sa dahilan ng pagbawakas ng kabias ng Olmec. Maihahalintulad ang pag-usbong at pagbawakas ng Olmec sa iba pang mga kabias na naumusbong sa Amerika. Isa sa dahilan na sinasabi rin ng pagbagsak ng mga Olmec ay maaari daw sila ay nakihalubilo sa iba pang mga pangkat na sumakop sa kanila. Ngayon naman ay dadako tayo sa susunod na katanungan. Paano nagsimula ang banal na lungsod sa Mexico, ang Teotihuacan?
na bahagi sa kasaysayan ng kabias ng Mesoamerica. Pagkatapos, matatandaan natin na pagkatapos ng mga Olmec, ito ay sinunda ng mga pangkat ng tao na naninirahan sa lungsod ng Teotihuacan. Ngayon, paano nga ba nagsimula ang banal na lungsod na ito sa Mexico? Sa pagsapit ng 200 BCE, ang ilan sa mga lugar sa lambak sa Mexico ay naging mas maunlad. Isa rito ang dakila at pinakamalaking lungsod sa panahong ito, ang Teotihuacan, nangangahulugang tirahan ng Diyos. Narito rin ang ilan sa mga katanungan na dapat nating tandaan tungkol sa Teotihuacan. Ipaliwanag ang paglawak ng Teotihuacan. Paano nga ba ito lumawak? Lumawak ito sa pagsapit ng 150 CE. Ito ay naging isang lungsod na may halos 12.95 km². Sa pagitan naman ng 150 CE at 750 CE, ang populasyon nito ay minsang umabot hanggang 120,000. Maliban din dito, ang mga pinuno ay nagawang makontrol ang mga malalaking bahagi ng lambak ng Mexico. Ang mga piramidi, liwasan at lansangan ay nagbigay ng karangyaan, kadakilaan at kapangyarihan sa lungsod. Ngunit tandaan din natin ang uri ng pamumuhay ng mga sinaunang tao sa Teotihuacan. Basahin natin ang katanungan. Ipaliwanag ang mga pamumuhay ng mga sinaunang tao sa Teotihuacan. Tandaan natin na nagkaroon ng monopolyo sa mahahalagang produkto tulad ng kakao. Nakilala din ang obsidian na isang maitim at makintab na bato. Gumawa din sila ng salamin, yari sa batong ito. Matagumpay ang pinamunuan ng mga dugong bughaw. Nakitaan ang kahusayan sa pagkontrol sa ekonomiya at pag-angkop sa relihiyon at pagpapasunod ng pwersahan. Ngayon, ang susunod na katanungan, ipaliwanag din ang paniniwala ng mga Teotihuacan, ang kanilang relihiyon. Mahalaga para sa mga tao sa Teotihuacan ang kanilang relihiyon. Narito ang mga bagay na dapat nating tandaan tungkol sa mga paniniwala at relihiyon ng mga tao, mga sinaunang tao sa Teotihuacan. Ang pinakamahalagang diyos ng Teotihuacan ay si Quetzalcoatl, ang Feathered Serpent God. Naniniwala ang mga Teotihuacan na si Quetzalcoatl ay nagmula sa kanya ang iba't ibang elemento ng kabihasna ng Teotihuacan. Kinakatawan din niya ang puwersa ng kabutihan at liwanag. Siya rin ang Diyos ng hangin. Ngunit sa huling bahagi ay tatalakayin natin kung paano nga ba nagwakas ang Teotihuacan. Narito ang iilan sa mga dahilan ng pagwawakas or pagbagsak ng Teotihuacan. Una, noong 600 CE, ang ilang mga tribo sa Hilaga ay sumalakay sa lungsod at sinunog ang Teotihuacan. Mabilis na bumagsak ang lungsod matapos ang 650 CE. Ang paghina ng lugar ay maaaring dulot ng mga banta mula sa karatig lugar, tagtuyot at pagkasira ng kalikasan. Sana ay lubusan mong naintindihan ang ating aralin tungkol sa kabias ng Mesoamerica. Kung may mga bagay ka na hindi naintindihan at nais mong linawin, maaari mo uling panuorin or panuorin mo muli ang video. Ngayon ay pupunta tayo sa mga gawain sa pagkatuto. Balikan natin ang mga katanungan at ngayon ay ito ay iyong sasagutin, bawat isa. Una, paano nagsimula ang kabias ng Mesoamerica? Pangalawa, ipaliwanag ang pamayanan ng mga sinaunang tao sa kabias na ng Mesoamerica. Pangalawa, ipaliwanag ang pamayanan ng mga sinaunang tao sa kabias ng Mesoamerica. Pangatlo, sino ang mga Olmec? Pang-apat, saan unang yumabong ang kabihas ng Olmec? Panglima, ipaliwanag ang katangian ng lipunan at pamamaraan ng pamumuhay ng mga Olmec. Pang-anim, ipaliwanag ang katangi-tanging kultura ng mga Olmec. Pampito, ipaliwanag ang sinasabing dahilan ng pagwawakas ng kabihas ng Olmec. Walo, paano nagsimula ang banal na lungsod ng pangwalong bilang? Paano nagsimula ang banal na lungsod sa Mexico, ang Teotihuacan, na bahagi sa kasaysayan ng kabias ng Mesoamerica? Pangsyam na bilang, ipaliwanag ang paglawak ng Teotihuacan. Sampo, ipaliwanag ang pamumuhay ng mga sinaunang tao sa Teotihuacan. Labing isa,
ipaliwanag ang relihiyon at paniniwala ng mga tao sa Teotihuacan. At panglabing dalawa, paano nagwakas ang Teotihuacan? Maraming salamat. Kung bago ka sa aking YouTube channel, please huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa mga future aral videos, aral tips, at iba pang mga araling panipunan crash course. So mag-subscribe na po kayo sa School Career 101.